So ito na nga mga idol, after a few weeks of waiting, andito na ang Roktalan Air. Kung wala ka pang idea kung ano ang Roktalan, panoorin mo na lang yung review ko about doon para mas makarelate ka sa video na to. You can find the link in the description. Alright mga idol, alam ko excited ka na kaya kilatisin na natin ito right about now. Quick disclaimer, this video is not sponsored. But of course, ginawa ko tong review na to para makatulong sa buying decisions nyo. At kung gusto mo maging updated sa mga latest videos ng channel na to, don't forget to subscribe and hit the notification bell below. Libre lang yan mga idol, kaya gawin mo na ngayon. Okay, so when it comes to price, the Roktalan is around 2,395 SRP. So kung i-compare natin yan sa version 1, nasa 600 yung difference niya. Right? Meron siyang slight difference sa dimension except sa length. So yung length nito, medyo mas mahaba kaysa sa version 1. No? Tapos medyo umano rin siya, kumapal din siya, tsaka lumapad. The shape is very comfortable sa mga medium to large hands. So ako large ako. So mas naging comfortable sa akin to kasi mas naging crisp yung ano niya, dimensions niya. Obviously, ang shape nito is ambidextrous pero hindi siya true ambidextrous kasi wala siyang side buttons sa right. Shape-wise, ambidextrous siya. DPI indicator niya, itong Rock logo na siya. So dito niya na makikita yung DPI na sinet nyo. So yun lang, ang problema lang doon pag naka solid cover ka, eh bahala ka nang tansyahin kung anasang DPI ka kasi hindi mo makikita. So pag low bat naman, magpa-flash dito sa scroll wheel na red kung low bat na, kung kailangan mo na siyang i-charge or kung kailangan mo nang palitan yung battery niya. So yung RGB na sa likod pa rin, yan, very good pa rin siya kasi mas preferred ko talaga nandito lang sa likod. Para ano lang siya, para simpleng-simple lang tingnan pag naka-display. Side button is thinner and lower. Ayan. Mas ano siya, mas bumagay sa shape niya. Dahil nga, ano siya, lumapad nga siya eh. Kaya siguro kaya nga ni-adjust din to. Which is still good for me. Madali pa rin siyang abutin. Tsaka maganda yung ano niya, click feel niya. Switch improvement, naging KLGM8 na siya. Hindi na siya Wano Blue. Which is mas maganda. Mas maganda yung feel, mas maganda yung tunog. Tsaka mas durable siya. Nag-improve na yung scroll wheel niya. Hindi na katulad nung sa Talan V1 na may LED na ano, hindi ganun kaganda. Ngayon, mas mukhang premium na siya. Maganda rin yung feel nung ano niya, yung feel ng scroll niya. So here's the quick sound test. So the weight is around 75 grams. Pag gamit nyo yung solid shell, nasa 77 siya. Pag wired mode naman kayo without the battery, tapos naka honeycomb, ayan, solid yung ano niya, binaba niya, 62 grams na lang siya. So speaking of wired mode, yes, you can use this without the battery nang naka-wired. Okay, battery is now hot swappable. Ayan, meaning pwede mo na siyang tanggalin. Parang camera, no? Na pwede mong tanggalin yung battery pag kailangan mo. Pwede mo rin siyang i-charge yung battery pag meron kang Type-C cable. So capacity niya is around 300 milliamps, which is a downgrade but with benefits. So default time is around 36 hours na continuous with 1000 polling hertz and naka-off yung LED niya. So charging time is about 1.5 hours. And mas nakatsa kaysa nung dati, 3 hours. So mas mabilis na. Mas mabilis mo na siyang i-charge. Okay, yung profile niya is meron siyang high and low. Itong gamit ko ngayon is yung high. Ayan, mas preferred ko. Kasi makikita nyo dito guys yung ano. Ayan. Makikita nyo banda dyan yung
profile niya, kung anong profile siya. So may honeycomb and may solid din. Kaya may high and low profile para yun sa mga different grip styles. So pwede, sa high, pwede kang mag palm grip. Pag sa low naman, pwede ka naman mag claw grip and fingertip grip. Yan, same storage pa rin yung dongle nito. Speaking of dongle, mas pinaganda nila itong sa Raktalan Air. Yan, mas naging mukhang premium na, hindi na katulad nung last na parang ordinary lang na dongle. Color-coded din siya, kung ano yung kulay ng mouse mo, ganun din yung kulay ng dongle. Software still the same, but you should use the specific mouse version, which is the Raktalan Air ang i-download mo. So yung link na sa description din. So guys, ito yung main difference ng Raktalan Air sa Raktalan V1. Number 1, yung sensor. So naging 3370 na siya. Yung previous is 335. Mas improve yung tracking niya. Kasi nga, ito na yung latest at saka flagship. So max DPI niya is now 19,000. Tapos 400 pa rin yung IPS. Yung acceleration niya is 50G. Yan, kaya mas mabilis siya. Alright, glide test naman. So glide test, yan, smooth na smooth. Tamang-tama lang siya, no? Hindi siya ganun ka sobrang dulas, hindi rin siya sobrang stiff. Yung parang nagpepreno siya na ano, na hindi makaglide. So okay na okay siya. Mapapansin niyo din dito sa ilalim, meron siyang graphics. Tapos nandito yung serial niya. Tapos nagbago na rin yung switch niya. During my aim lab test, so far so good. Huwag mo lang kalimutan yung tanggalin yung plastic. Yan. Bago mo siya gamitin para smooth na smooth yung glide at makapag-practice ka ng maigi. Gaming wise, so una tinest ko sa Valorant. So far, maganda naman. Walang lag, walang delay. Maganda yung first session ko sa ano, sa deathmatch. Software naman is basically the same, pero meron na siyang adjustment ng lift off distance ng 2 mm. So maganda yan pag medyo makapal, medyo nagpapalit-palit ka ng desk mat, no? Pag makapal or manipis, pwede mong i-adjust din yung lift off distance niya. Alright, so software download link can be found again in the description. Sana nasa description yung link ng software. So far so good, wala pa naman ako masyadong masasabing hindi maganda dito, mga idol, dahil lahat ng mga hindi ko nagustuhan sa Talan V1, in-improve talaga nila dito. So mukhang naikinig ang rock sa community, and which is very good, and I think it is the right thing to do para lalong ma-address yung mga issues nito. Tsaka mas ma-improve nila yung product nila sa ano, upcoming, so in the future. So good job, Rock. Way to go. So kung meron mo na akong gustong ipadagdag, dalawa lang naman yun so far. Una, yung grip tape. I really wish na sana ginawa na lang nilang terno sa kulay ng mouse para minimalistic ang dating at hindi two-tone. At sana lang din dinagdagan na nila ng grips para sa left and right clicks. Yan, para super sulit na talaga, di ba? Pangalawa, yung scroll wheel. Upon testing this mouse for about 4 days, yan, napansin ko na medyo nag-loosen up agad yung scroll wheel nito. So hindi ko alam kung bakit ganun kabilis. Maybe yung copy ko lang yun, and I hope ma-address agad ng Rock sa mga next production nila ng Talan Air. In my own opinion, the Talan Air is not a super budget entry wireless gaming mouse anymore compared to the Talan V1. For me, nasa mid-range level na ito because of the upgraded specs, features and price range. Comparing it to the higher end mouse like the Glorious Modelo Wireless or Pulsar X Lite Wireless, parang ganun din ang build and performance nitong Raktalan. Panalo lang talaga ito sa presyo, kasi kung wala kang 3 to 4K budget for a wireless gaming mouse, then this should be the right option for you right now. At kung ako ang pagpipiliin mo between the Talan V1 or Talan Air, definitely I'd go with the Talan Air. Why? Dahil kulang-kulang 600 na lang idadagdag mo, meron ka ng latest features and better specs na wireless gaming mouse na pwedeng-pwede mong gawing daily driver. You also don't need to buy the mouse kit kasi kompleto na to in one package. Yan, sulit na sulit ang pera mo dito unless gusto mo ng another color ng shell niya, then go ahead and buy the mouse kit.
So that's about it mga idol. This is my review on the brand new Roctalan Air. This is really a budget killer gaming mouse na wireless. I really recommend it, lalo kung FPS gamer ka na medyo tight ang budget mo at gusto mo ng reliable and good looking feature pack gaming mouse. Parang combination to ng ano eh, ng G Pro Wireless and Pwnage SIM 1 or SIM 2. So let me know in the comments guys kung may mga questions kayo. Yan, with regards to this mouse. At kung may mga tips kayo na gustong i-share, feel free to do so. And of course, don't forget to subscribe, like, and share. And I will see you on the next video. God bless you guys and happy gaming.